marami pong netizens yung nagtag sa Rafi Tulfo in Action official Facebook page po nito, kung saan na lumalapit po sa inyo si Nanay Rosita dahil po sa pangahalay po ng apat na kalalakihan po sa kanyang minor de edad na anak. Nanay Rosita, magandang hapon. Identified naman po yung mga suspect. Ano po, ma'am? Opo. Barangay Secretary Laico, wala po ang naisasampang kaso laban sa mga suspect. Wala pa po kasi may kasuntuan na po sila nag-iing po sa barangay. Pag nanganak yung babae, ipapa-DNA ng mga suspect para malaman kung sino ang tunay na ama. Ipapa-DNA test na muna pag nanganak na para malaman kung sino sa kanila na nang-rape ang tatay nung dinadalang tao para masustentuhan. Opo, ganun po ang kwento. Sana ma-f***, oh, man. Na ituturo nyo sa amin kung sino doon sa Women's and Children's Desk ang nagsabing pumunta ka sa barangay at doon magkaregluhan. Turo nyo lang po sa amin. Kami na humbala sa mga susunod na hakbang. And then, agad-agad po, itong apat na itong mga manyakis na rapist, kakasuhan po natin. Okay, Nay? Opo, salamat po, sir. Kamusta yung kalagayan mo ngayon matapos mangyari yung pangahalay sa'yo nung apat na kalalakihan? Ito po ma'am, nahihirapan din pong mag-adjust sa nangyari. Ilang buwan na yung pinagbubuntis mo? 7 po. 7 months na? Opo. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano nangyari yung hinalay ka? Si Gemma Rose Gonzales po na dati ko pong kaaway. Niyaya na nakipag-ayos po sa akin. Niyaya po akong mag-inom sa taas po. Kasama po daw kaibigan niya. Pumayag po ako kasi po nagtiwala ako. Tapos po nung nagkita na po kami sa manggahan po, ang nakita ko pong kasama niya si Jason Rita. Nung magkita-kita na po kami, si Jason Rita, dinala po kami dun sa bahay ni Arvin Ace Butche. Tapos ang nakita ko po dun na andun po sa labas ng bahay, si Arvin Ace Butche, si Billy Perez, at saka po si Junior Gordola. Nung andun na po kami, nagkainuman na nga po, hanggang sa makailang tagay po ako, nakaramdam po ako ng pagkahilo. Nung bigla pong tumabi sa akin si Billy Perez na hinawakan po yung hita at yung bewang ko. Siya rin po yung nag-alok sa akin na pagkatapos pong mag-inom, is iyahatid po ako sa bahay namin. Pero hindi naman po. Dinala niya po ako dun sa bahay nila na akala ko po bahay po namin. Bago po magising yung mama ni Billy, niga po ako ni Billy sa may tindahan nila. Dun niya na po ako pilit tinalikan sa leeg at pilit po hinuhubaran. Nung magising po yung nanay ni Billy, agad niya po akong itinayo papalabas ang bahay nila. Nung makita ko sa labas ng bahay nila, si Jason, si Junior at si Arvin Ace Butche po. Nung nailabas na po ako ni Billy Perez sa bahay nila, yung apat po na yun ang nagatid sa akin sa hagdan na madilim po. Sila rin po yung nangalay po sa akin. Tapos po ano po, di ko man po sila nakita, pero ano po, ramdam ko po na apat po sila. Kasi po ano po, habang po iba't iba po yung pumapasok sa akin na ari nila, ano po, iba't ibang pakiramdam din po ma'am. Tsaka po masakit na rin po yung time na yun. Apat na boses din po naririnig ko sa hagdan noong time na yun ma'am. Ano yung naririnig mong sinasabi nila? Na ano po, sige daw po mauna, ganun po. Gusto ko pong sumigaw po ma'am, pero di ko rin po kasi siya magawa. Kasi po, ano po, talagang yung katawan ko po talaga walang wala po nung time na yun eh. Bigay na bigay po talaga. Di po makagalaw. Para kang lantang gulay. Opo. Kahit po sigaw, di ko po magawa. Gaano katagal kanila ginagalaw, kung maaalala mo? Ano rin po, isang oras din po. Isang oras? Opo. Pagkatapos nung panggagahasa sa'yo, ano na yung sunod na nangyari? Iniwan na lang po nila ako dun sa hagdan, ma'am, na walang short. Pagkatapos po nun, tinas ko na rin po yung short ko, tapos umuwi na rin po ako, ma'am. Pag-iwang-iwang po, ma'am. Tapos ano lang po, umahawak po sa mga, pader, para po makauwi. Kailan mo nalaman na buntis ka
dahil sa nangyaring pangre-rape sa'yo. Nung pinulsuan po ako ng kapitbahay namin, nasabi nga po na buntis daw po ako kasi ganito daw po, malakas daw po yung pintig. Yun po. Doon na po ako kinabahan, ma'am. Tapos doon na po nila sinabi sa parents ko na buntis nga po ako. Mami, bilang magulang po ni She, paano nyo po nalaman na nabuntis at nagang-rape itong inyong anak? Ano po, ma'am, kasalukuyan pong nakaburol yung apo ko noong last April 13. Ngayon po, siyempre po, may naglalami sa amin, kapitbahay namin, na ikwento po sa amin na buntis nga po ang anak namin. Tapos sabi naman po nung isa na nagang-rape nga po siya. Yun po. Ngayon, tinanong ko po siya sa nangyari. Hindi po, matagal po siya bago umamin sa amin. Tapos pinilit po ng mga ate niya na paaminin. Yun nga po, medyo matagal na, inamin niya po yung nangyari. Na apat daw pong lalaki. Sabi ko, bakit sa kapitbahay mo pa sinabi? Kaming magulang mo at mga kapatid din mo sinabi. Ngayon po, may pinagtanongan po kami na may alam po sa batas na kahit medyo matagal na pwede pa daw po namin ilapit. Kaya po napilitan kaming pumunta po sa pulisya. Ma'am, ano po yung una niyong naging reaksyon nung nalaman niyo na si She ay bukod sa nagang-rape, eh nagbunga po yung ginawang krimen ng mga lalaki? Una po, ma'am, nagalit po ako kasi yung nga po, sabi ko, pag tinawagan ka kasi, pupunta ka kaagad. Tapos sabi ko, hindi mo kaagad sa amin sinabi kung bakit nagkaganyan ka, sabi ko sa kanya. Nagalit man po ako pero wala na rin po ako magawa kasi nandiyan na po. Nung dati ba ay walang nakakagalaw sa'yo na iba? Wala po. So ibig sabihin sila yung naka-divirginize sa'yo? Opo. Nakikita-kita mo pa yung mga suspect? Opo. Palakad-lakad lang po sa taas. Nagiinom pa nga po, ma'am eh. Sinubukan ka ba nilang kausapin regarding dyan sa baby? Hindi po. Sa barangay, nag-usap kayo? Opo, pero dito po sa bahay, hindi po. Ano ang napag-usapan niyo doon sa barangay? Na, ano po, sabi po ng nanay ni Billy na ipa-DNA test na lang daw po yung bata. Na malaman po kasi na daw po talaga yung tatay. Kung sino man po yung tatay, siya na lang din daw po mag-ako ng mga kailangan po ng bata. Tapos po noon, sabi po ng secretary is ano lang po, pagkatapos po noon ng DNA test, wala na daw po yung kaso. Pero bakit kaya inako nung Jason? Kasi daw po, siya daw po yung dinidiin ng tatlo na gumalaw sa akin. Pero apat po sila. Apat po talaga sila. Natatakot din po kasi yung Jason na makulong ulit kasi po, nanggaling na nga po sa kulungan at meron pa po siyang hearing na kinakarap po ngayon, ma'am. So, ibig sabihin hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung sino ang tatay ng dinadala mong baby, in short? Opo. Ma'am, bakit po kayo pumayag doon sa naging kasunduan niyo sa barangay sa sustento tsaka sa DNA testing ng bata? Ma'am, bali hindi po ako pumayag. Bali po nung sinabi po nila, tumayo po ako nung nag-hearing kami kasi ayaw ko pong pumayag. Sabi ko, saan man pupunta yung 500? Eh, ang sagot po sa akin ng nanay nung Jason, meron naman pong health center na papacheck up, ganito ganyan po, marami pong siya sinasabi. Sabi ko, ayaw ko, sabi kong ganun. Iaakyat ko sa taas yan, sabi kong ganun. Yun nga po, ang sabi sa akin ng sekretary na nanay, sa panahon ngayon natin na pandemic, wala pares tayong walang pera, kaya niyo bang iaakyat yan sa taas? Ang sagot ko po, opo. Eh, siyempre, masakit po sa akin yung nangyari sa anak ko, tapos magkikipagkasundo lang po ako. Yun po sa akin, ma'am. Pero nakapirma po kayo dun sa kasunduan? Nagpumirma po ako sa kasunduan na may pangalawang patawag po kami. Nung pangalawang patawag po, ano po ang naging hearing niyo? Ayun po, yung sinasuggest po yung pangalan ng nanay nung Billy Perez na ipa-DNA para daw po malaman ko sino talaga yung pinakatatay. Pumayag po ako tapos sabi ko, kayo ang gumastos dahil ako wala akong gagastosin dyan. Yung sagot niya po sa akin, maghahati-hati daw po yung apat. Ba't po kayo napapayag nun, ma'am, na imbes na ituloy niyo yung kaso, ay mas pinili nyo na ipa-DNA na lang yung bata at alamin kung sino ang may responsibilidad dito? Kasi po, ma'am, yun po ang sabi sa akin ni Secretary na ipa-DNA para daw magkaalaman. Kasi nga po, ang gusto mangyari po ni Sec na magkasundo na lang daw nga po kami. Pero sa loob-loob ko po, ayoko. Ngayon, pinirmahan ko na lang po na pagkatapos mga anak nito, ipa-DNA. So, ibig sabihin, ang huling naging pag-uusap niya, ipa-DNA yan. And kapag nalaman kung sino na yung tatay, iurong na yung kaso at papanagutan na lang, ganoon. Wala na pong record na ganoon. Kasi sabi ko, itutuloy ko pa rin ang kaso kahit matapos ang DNA. Yun po ang sabi ko. Pero ma'am, ba't niyo po pinirmahan kung hindi kayo sang-ayon?
Kasi po, pilit lang po sa akin pinapirmahan para nakatunayan na ano ganun, na sa DNA po. Eh wala lang po ako magawa dahil natatakot din po ako masigaw-sigaw ng sekretary. May nervyos po kasi ako ma'am, baka ako ipa-atakihin ng nervyos. Kaya napilitan po akong pumirma. Sa ngayon po, ipagpapatuloy niyo pa ba yung DNA testing or itutuloy na natin yung pagsasampa ng kaso laban dito sa apat? Itutuloy na lang po namin yung kaso, sampa sa apat na lalaki po. Kaya malaki pa sa salamat ko po sa inyo at saka kay Sir Rapitol po na matutulungan po kami. Regarding naman po doon sa policewoman na nirereklamo nyo, na siyang nagturo kamo sa inyo sa barangay, natatandaan nyo pa po ba kung ano ang kanyang itsura? Natatanda ka po ma'am. Ano po ba ang nangyari nung time na yon? Ang sabi niya po, kasi ang salaysay po ng anak ko na narip nga po siya ng apat na lalaki. Ngayon, ang sagot sa kanya, hindi daw po pwedeng apat, kailangan isa lang. Eh, sabi ko, nag-excuse po ako na, ma'am, excuse me po, pwede po ako magsalita, yun po ang sabi ko. Sabi niya, sige. Sabi ko, hindi nga po pwedeng isa lang, sabi kong ganun. Kasi apat nga po yun. Tatlong bis ko po sinabi, tatlong bis na po sinagot ako na, hindi nga daw po pwede, kailangan isa lang. Kailangan daw pumunta kami ng barangay, doon mo namin kukunin, magsalaysay muna kami doon, pakatapos, saka kami babalik sa kanya. Yun po ang pagkakasabi niya. Nagdalawang isip po ako, kaso sila po ang sinunod ko na lang po ma'am na pumunta muna kami yung barangay. E pagdating naman po sa barangay, in-entertain naman po kami doon ng barangay kagawad kasi wala pa po si Sec. Saka yung isa pong assistant po yata yun doon na ngayon nga po papatawag kinabukasan yung apat na lang rape. Kinabukasan naman po, dumating naman po yung apat kasama yung mga nanay. So before anything else po, gusto po ni Idol Rafi na bigyan kayo kahit papaano ng financial assistance para po kahit papaano meron po kayong panggastos dito sa bahay habang nilalakad natin yung kaso ni She. And tanggapin nyo po itong 20,000 pesos. Sir Rafi, maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong sa amin. Salamat po. Sana po marami po matulungan si Sir Rafi, hindi lang po kami. Suyo ko din sa mga policewomen natin. Patawag, papuntahin dito. Ma'am, ma-identify niyo po ba sa kanila? Sa apat po. Siya po. Hindi ko po kayo nakakausap, nanay. At kung nakausap niyo po ako, noon pa lang araw na yon ay sasampahan na natin ang kaso. Kayo po yung nakausap namin, ma'am, sa loob. May sabi po namin, gang rape po, ang pinagpipilitan niyo po, kailangan isa lang. Nanay! Pinano niyo po kami ng barangay, ang sabi niyo po, kailangan ng salaysay galing sa barangay. Nanay, kami po alam po namin ang batas. Lalo na pag kasong rape po, kasong mga child abuse, mga bawsy cases, diretso po yan dito sa police station. Hindi kami para mag-refer sa barangay. Kasi po alam namin na ang mga penalty po ng ganyan ay more than 1 year. Dito po kami una nagpunta, ma'am. Ngayon po, kung pagpasok po, tatlo po kami nung anak ko magkasama, sabi niyo po, dalawa lang. Ngayon, kahit kami dalawa nung anak kong buntis ang pumasok dito, siya lang po ang pinagsalita niyo. Ngayon, nag-excuse po ako sa inyo, sabi ko, ma'am, gang-rape po ang nangyari. E pinagpipilitan niyo po na kailangan isa lang. Nanay! Tapos punta muna kami ng barangay, kailangan namin ng salaysay galing barangay, saka kami babalik dito. Nanay, bakit, ano pong dahilan para kayo ay i-refer ko sa barangay? Yun po ang sabi niyo, ma'am. Ano pong dahilan? Kung mayroon po ba akong pinadala sa inyo na referral para or endorsement para i-turn over ko kay sa barangay, alam po namin na ang kasong ganyan ay diretso dito sa police station. At ganun po, pag once na nalaman namin na ganun sa apan investigation namin, ini-encourage namin na magsampa po ng reklamo. Ma'am, para naman po kayo magsinungaling. Kaya nga po, wala pong dahilan, nanay. Kayo po ang nagsabi ng ganun. Nanay, walang dahilan para hindi tayo magsampa ng reklamo. Hindi namin kayo kilala. Hindi namin kilala yung suspect para hindi namin sila sampahan ng kaso. Kung meron po kayong maipakikita na pinadala kong endorsement sa barangay, sige po,
Tatanggapin ko po yun. Wala po pa yung binigay, ma'am eh. Kaya nga po, kasi nanay, ang kasong ganyan ay hindi po pang barangay. Pang police station po yan. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, kung may maipakikita po kayo, dito po, may nag sa general invest po namin, nanay, meron po silang referral or endorsement sa barangay. Kung alam po nila na ayun ay sakop ng barangay. Pero dito sa women's desk po, hindi po, never po, wala po kaming referral or endorsement. Eh wala nga po kayo sa amin, ma'am, inabot. Ngayon, nagpaalam pa po kami sa iyo ng maayos, ma'am. Hindi kami ang kalaban nyo dito. Kung magpipilit po kayo ng ganyan, sige po, ipakita nyo po sa amin yung kung anumang referral or katunayan na nirefer namin kayo sa barangay. Pero kami po, ang Tanay Police Station, ang women's desk, handa po kaming tumulong sa inyo. Isampa po natin ang kaso. Kung hindi po kayo ganun ka-decided na magsampaan ng kaso, nandiyan po ang MSWD para maging complainant, kami rin po para isa pa yung kaso. Lalo na nanay, gang rape, hindi po ba namin alam ang batas? Eh kayo po para nagsabi, sabihin na ganun. Ng galing sa barangay eh. Kasi po kaya kami lumapit sa inyo, kayo po nakakaalam. Hindi ko po kayo nakausap, nanay. Ngayon, isang pa po natin ang kaso, lalo na identified ang suspect, di ba po? Ano po, sisinungaling po ba yung mata namin? Hindi kayo po natin, kaya nga po, hindi namin kayo kilala pare-pareho. Lahat po ng complainant dito, hindi namin kilala ng suspect. So walang dahilan para hindi po namin isampa ang kaso dahil alam namin, nanay, na pwede kaming kasuhan. Ma'am, hindi po kami nagsisinungaling. Hindi po kami para umingi ng tulong sa nakakataas sa amin. Sa dami, ma'am, ng mga kliyente namin, hindi ko po talaga natatandaan si nanay. Kung nagpunta po talaga siya dito, noon pa lang naisampa na ang kaso, base po, narinig ko po sa air kahapon, ang pangyayari ay February pa. So kung noong February pa lang nagpunta na dito, malamang ay na-arrest na po namin yung mga suspect, nanay. Kasi nanay, hindi pwedeng hindi namin yan kasuhan, accomplishment po namin yan. Ma'am, ganito diba? Nga po yun. Hindi po kami nakalakad ng February kasi nalaman po namin April na po. Kasalukuyang patay po yung pamangking ko. Kaya may nagsabi sa amin taga Hilltop na pwede pang ilapit yan sa pulis. Kaya po kami pumunta mismo dito sa pulis, hindi sa barangay. Ngayon pagkagaling namin dito, kayo po ang nakausap namin na kailangan mo ng salaysay galing barangay. So ma'am, wala po ba silang naiwan sa inyo na incident report or blotter report dito sa pulis? Wala, ma'am. Kasi kung sila po ay nagpunta dito, initially, iba-blatter po namin yan. Try na rin po tingnan yung sa papel sa labas. Nanagpunta po talaga kami dito, nung time na yun. Nag-log kayo? Opo, dyan po sa labas. I-ano po natin yan, ipaprocess po natin yan para makasuhan po yung mga suspects. Ano? So, for the meantime po, we issue order na administrative relief sa position niya bilang investigator. Para as action taken doon sa reklamo nyo, we will conduct investigation and pag napatunayan na meron talagang pagkakamali yung ating kapulisan sa WASI-PD, so magkakandak po ng pre-charge investigation, so magkakaroon po ng administrative case. Ano po, so yun po ay magiging basehan para magkakaso po yung ating WASI-PD officer. Ito yung unang punta nila, nanay, sa barangay. Tapos, meron po kaming record dyan, ma'am. Opo. Nakailang hearing po sila doon. Dito po, may mga hearing po sila, may mga paghaharap po sila. Pwede nyo po, pwede po kayong kumuha ng ano. July 21 po, ito. May kasunduan ba sila dyan? Mayroon. May nabibigyan ng 500. Opo. Wala pong nangyari suspend. Walang nangyaring. O, tingnan mo, nanay, kung ikaw ay nagsampa na lang tayo ng kaso, baka umuusad na yung ano, yung reklamo. Sampahan po natin ang kaso ngayon, nanay. Opo, kasi kaya nga po kami lumapit kay Sir Paul po. Nanay. Kasi ang nangyari po, ma'am, parang lagi lang kami nasisigawan ni Sec, tapos... Hindi po, nanay. Hindi po yun. Kami po ang bahala sa inyo. Kami naman po talaga ang kailangan magsampa ng kaso. So, para po ma-confirm natin na talagang pumunta kayo dito noong July 20, we will check the logbook. Opo. Apat tayo dyan, apat. Ay, kasi apat po kami, sabi nung okay na doon. Yeah. Wala lang si pangalan natin, no? Bata, wala, nandyan. Kasi na pangalan ito yung firma natin. Kasi na pangalan niya. May kasama po kasi kami isang babae. Nicolabo, apelido. Kaya naglista sa atin. Ayun po, ito po yung firma. Apelido niya. Apat po kayo magkakasama. Ito po yung firma. Ito po akin, no? Arsumilang po, ayan. Ay, alala ko na si Lady, nagsulat yung pangalan ng oo. Ate. Hindi niya ala sinulat. Yung ano lang, Nicolabo. Ito na, ito po. Ay, binago niyo yung ano, dito kayo sa date naglagay. Ito, Sumilang, Rose Sumilang, Shirley, Cathy Sumilang, 10:30, July 20. Oo nga, pumunta kayo dito. Pumunta nga po kami dito.
So, i-assist po kayo ngayon para makasuhan po natin yung mga suspect. So, bilang tugon naman po dun sa reklamo nyo, dun sa ating women's, so, yun nga po, katulad ng sabi namin kanina, so, magkakanda kami ng investigation, so, for possible administrative case kung may negligence yung aming kapulisan na sa WASI-PD assigned. Ano po, so, wag po kayong mag-alala, so, kakampin nyo po ang police, so, handa po kayong tulungan, sa lalo na po si ate. Ano po, so, dito na lang po tayo. Kami po ay nagsasabi lang po ng totoo na siya po talaga yun. Kayo po talaga yun, ma'am. Ito po yung anak ko, testigo po rin po na kayo po talaga yun. Hindi po kami pupunta ng barangay kung hindi niyo po sinabi. Sana po, ano po, naalala niya po kami ng time na yun dahil po, ng time na po yun na sinabi niya po kami, masakit po sa amin yun. Dinala po kami sa ano, barangay. Tapos yung barangay po, wala rin po pakisa sa amin. Sinabihan po, kung ano po sinasabi sa amin sa barangay. So, wag po kayo mag-alala at hindi po tayo nagtotolerate ng ganyang mga pagkakamali. So, rest assured po, tutulungan po kayo ng kapulisan. So, yun lamang po. Sa ngayon, pakukunan muna po sila ng statement regarding doon sa gang rape na kanilang nareklamo. Opo, yun po ang unahin natin. Mas importante po yun. To kasunod po yung sa administrative case po. Ano po? Magandang araw po, Lieutenant Mojica. Good morning po. So ano po bang ang possible case po na naisampan natin laban dito sa mga suspect? Sasampan po natin sila ng kasong rape in relation to RA 7610. Based dun sa medical legal examination, positive siya for sexual contact or sexual abuse. At the same time, bata siya, kaya papasok din yung in relation to RA 7610, which is known for child abuse law. Let's go back naman po dito sa nireklamo po nilang policewoman daw na yan nga nagkaroon daw na negligence sa kanila. So, ano na po ba ang development po ng case, sir? So, unang-una, inalis na yung WCPD sa kanyang posisyon and then ongoing naman yung investigation. Maraming salamat po sa pag-assist niyo po sa amin. Tayong 16.3 million subscribers sa YouTube. Wow! 16.3 na sa agad. Ako, salamat po talaga mga netizen. Netizen power. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po, pindutin niyo po yung bell button dyan para lagi po kayong nabibigyan ng notifications po galing po sa Rafi Tulfo In Action YouTube channel.